Hello guys, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay kami nagawa nung yung patibay ng puste kasi itong tower namin ginawa medyo mahina yung pundasyon ng mga turnbuckle kaya ang ginawa namin ay pinalaliman. Hindi ko lang nakuha ng kanina ng video pero ito yung pinaghaluan namin nung ayan. Dito kami naghalo. Ito yung turnbuckle namin na datihan. Dinagdagan namin dito ng isa pa ayan dito. Ito yung isa namin ginawa. Pinalaliman namin yan. Mas malalim dito sa pundasyon nung nauna. Itong puti na. Kaya ngayon matibay na siya at hindi na siya maaalog. Kasi kay importante na matibay yung puste ng kinakabitan ng turnbuckle. Katulad nito. Kailangan siyang matibay na matibay. Kasi nga pag umulan, may tendency siya na mabunot. At pag nabunot yung yung kabitan ng turnbuckle, maaaring tumumba yung tower. Ito pa yung isa namin ginawa. Ayan. Ito. Ayan. Ito. Ayun yung isa. At ito yung datihan namin. Ngayon, mas pinalalim namin ito nasa likuran kaysa rito bago ipinakain namin yung datihang siminto doon sa datihang siminto. Ito naman yung solar panel namin. Ayan. May dalawa akong solar panel, hindi ko pa naiikabit doon kasi pipinturahan ko pa yung isang patungan. Yung ganito. Ito yung datihan namin kulungan ng baboy. Ayan o. Ninagyan ko laan ng panel. Ayan. Dalawang 150 watts na panel. And dito ikakabit yung isa. Pipinturahan pa lang. Matibay na rin siya. Ayan o. Kahit bumagyo niya sa kayang bunutin. Pipinturahan na lang. Ayan, ito yung isang 150 AH. Bago ito, may dala kami isang turnbuckle para pandagdag doon sa isa doon. Yung ginalaw mo. Ayan. Ito yung mga kasama ko, yung iingay. Ayan. Ayun yung isa. Nasa ilalim, nasa loob. Yun, kataasan. Yun. Silipin mo, nasa gilid. Taas. Ayan. Ayan. Ito naman yung laman ng aming box. Ayan. Ito yung solar controller charger sa tataas. Ito yung router. Nasa kanan. Bago ito yung switch hub. Ayan. Ito. Ay pag nakarap dito nasa kabila. Nasa ganun. Bago may i-add kami dito. Ilalim. Nasa may saksakan din siya ng ano. Hub. Wire. Dito naman yung battery namin. Tinan yung battery namin. Yun na yun. Ayan. Dito yung battery namin. 150 AH. Eh, nakabalot siya ng plastic at saka payong para kahit maulanan ay hindi siya mabasa. Ayan. 150 AH ito. Ayan, ang dami naming wire pataas. Oh. Ito naman yung aming receiver. Ayan. Receiver namin ito galing doon sa bahay namin sa baba na yun. Nasa katuktukan kami ng bundok. Naroon naman yung bahay namin sa baba na yun. Ayan. Ito lang yung update. Bago dito naman, matibay naman din sa kabila. Matibay naman yung aming kwandini. Turnbuckle. Ayan, ito yung pinakamatibay namin gawa. Dalawa. Ayan. Hindi siya mapaalog ito. Ayan. Ginadamo na nga siya. Bago mayroon pa dito sa baba, matibay din. Iba kasi yung lupa dito, mayabo. Kasi madali siya mabunot kung medyo mababaw. Kaya ang ginawa namin ay nilaliman namin malalim na malalim. Bali apat yung aming hawakan ng yung talian ng turnbuckle ay apat. Ayan, ito yung isa oh. Ayan, ito. Ayan. Bali ang style niya, ayan, ayan. Ayan siya. Ayan. Apat yan, pa-cross yung namin. Yung aming ginawang turnbuckle para matibay sa bagyo. Ayan. Bago yung tower namin ay ilang feet niya ito? Uy, 70 feet ano? Itong ilaw. 70 feet. 70 feet itong aming. Na. Itong aming tower. Ayun nga pala yung kabahin namin ginamit kanina. Oh, ayan yung puti. Ginamit namin sa paghahakot ng buhangin at tubig. Kasi dito ay malayo ang tubig. Kasi nasa katuktukan, pinakamataas sa bundok ito. Ayan. O ayan o, mga galon namin. Hindi man galing pa rin sa kababaan.
hanggang sa kababaan. Hindi pa narin yung city yan. Kasama ko rin yung aking aso. Yun ayun pa rin yung pangalan niya, nai. Ito nga pala yung aming ano ay, pintura. Ayan o. Oh. Ayan. Epoxy primer ang aming ipipintura. Ayan o. Epoxy primer. Ayan, mag-asawa siya. Para ano, para dikit na dikit sa bakal. Pipintura namin ito bago ilipat yun. Kasi ang nauna lang namin ay yung isang yun. Bago ilipat namin yun din eh. Ayan, ang tibay. Ito naman. Oh, hindi mapauga. Yan. Update ko kayo, mamaya kung tapos na kami kasi nire-reset namin yung ano ay yung receiver doon sa taas, yung sender. Gagawin namin yung receiver, gagawin namin dito ay dadalwahin namin yung ganito para mas malakas kasi ito ang nasasagap lang niya is 150 Mbps ang pinakamataas. Wala akong marinig. Gagawin namin dalawa na kami kasi tapos na, ha? Oo. Nakakaubos lang pasensya, ano? Pag-ihi pa naman ito ay Wala nang connection. Ayan, pauwi na kami. Kinumpigure na rin namin yung dalawang ano ay compass receiver. Ayan. Tapos ang namin gawain, dadagdagan na lang namin yung halo dun para mas matibay. Ganito ang daan dito. Pahon at pabalik, eh, ganito ang daan, medyo madamo. Madalang ang daan. Kasama namin yung aso namin mataba. Ayan, ganito. Ganito yung daan namin dito sa bundok. Medyo mahirap pagpahon. Ayan, kita naman ninyo, taas. Doon ang... Okay, dulas. Andun ang lugar namin sa baba diyan. Pakita ko sa inyo yung daan dito sa amin. Ang suminsay na ng daan, oh. Napapagalitan mo ay, ayun, doon na dumaan. Ayan, doon. Doon, nakikita nyo yung tabindagat na yun. Medyo malapit kami roon sa tabindagat na yan. Diyan ang punta namin. Bago diyan kami nagpunta sa bundok na yan, diyan. Yan, ano lang ito yung aking aso. Buo na naman. Ang amoy mo dyan, dali. Init. Alas dos na hindi pa kami nakain. Pero kami naman nagpasawa ng tinapay para makabawas ang gutom. Mahirap kasi magdala ng mga kung ano-ano dito kasi malayo talaga. Nasa 30 minutes nila lakad namin papunta dito sa tuktok ng bundok. Ayan. Una ka dali, una ka dali. Una. Ganyan siya maglambing yan. Ay, napuho yung uling. Ayun, okay. Kainitan, kainitan. Ayan. Uling. Marami pa naman doon, ah. Kulungan ng baboy, oh. Ayan, makita ninyo yung daan dito sa amin. Madalang ang daan dito. Kasi nga ito yung ano, sadyain. Sadyain lugar. Ayun, may nag-harvest ng kamuti. Ah, dyan pala yung nasabi nyo nag-harvest ng kamuti? Ha?